Di ko maintindihan kung bakit maraming galit sa pelikula na to. Hindi lang basta galit. Parang akala mo ito na yung pinakapangit na pelikulang napanood nila. Pag-usapan natin. Eto no guys, pag-usapan ko. Gusto ko lang iklaro. Bakit ba galit na galit ang mga tao sa pelikula na to? Ewan ko kung isa ka doon na nagre-rate pa nga ng 1 out of 10 daw. Mga ganun tipo. Yung tipong low, 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 low talaga. Totoo ba? Mas pangit pa to kaysa doon sa mga pelikula ni Vice Ganda sa Netflix. Talaga ba? Feeling ko kasi ganito lang eh. Pwedeng disappointed ka dahil nag-expect ka na mas magandang story ah. Siguro ni-expect mo yung mga mamamatay eh sana buhay. Okay, mga karakter hindi ganun katatanga minsan. Pwede rin naman istorya eh medyo nonsense para sa iyo. Given na lahat 'yan, still na-entertain ka, 'di ba? Aminin mo 'yan. It's all about entertainment, guys. I mean, sabi nga dun sa pelikula ni Russell Crowe, 'di ba? Are you not entertained? Parang ganun ginagawa ni Batista sa inyo ngayon eh. Di ba kayo na-entertain, guys? It's highly entertaining. Kung may sense to, that's another story. Kasi marami talaga mga parts tong pelikula na to talagang mag-suspense. Yung suspension of disbelief mo ay matcha-challenge talaga. Marami walang sense eh. Di ba? Pero, yung mga zombies na mabibilis tumakbo, medyo matatalino. Ganun yung tatak ni Zack Snyder eh. Kahit na dun sa Dawn of the Dead, meron na siyang mga pinausong zombies dyan na mas mabibilis kumilos. Hindi yung mga tipong, alam mo yun, tatanga-tanga lang, na brain dead na zombies na napakadadali naman patayin. So at least nagtatry siya ng bago, di ba? Saka yung execution ng pelikula, yung pacing. May mga parts na medyo mabagal dahil may build-up. Pero after nun, dire-diretso yung action, di ba? Parang ka nanonood ng 2-in-1, meron kang zombie movie, meron ka ring heist movie at the same time. So 2-in-1, no, zombie heist movie. Entertaining? Yes. Make sense? Again, questionable. Yung casting, pag-usapan natin. Batista. Okay, hindi siya pinaka Oscar worthy na actor, no. Feeling ko mas okay pa rin sa kanya si The Rock o Marte. Batista medyo doon pa rin, medyo kailangan pa ng konting workshop kay Mr. M. Pero nandun na, no? Nagawa niya yung mga action system maayos. Hindi naman siya kinailangan dito magdrama ng sobra. And besides, nandito tayo para sa action flick, you know, sa action side ni Dave Bautista, no, aka Batista. And I think may execution niya ng action mga action scenes eh okay naman. 'Di ba? Uy, puta, ito gusto kong part yung Tiger eh. Ang ganda talaga. Anyway, graphics and speaking of the tiger, no? Ayan, 'di ba? Yung effects. Okay din naman, 'di ba? Hindi naman siya parang chipipay na ginagawa na napapanood natin usually. Halata mo namang may budget, pinagastosan. Medyo poor writing nga lang on Zack Snyder's part. Pero mapapatawad mo na siya eh. Dahil again, end of day, are you not entertained? Ganun lang. Nainis lang ako kasi sobra yung hate na natatanggap ng pelikula na to. Nakakala mo naman eh, ito na yung pinakapangit na pelikulang napanood nila sa Netflix. 1 out of 10, Brad. May nagre-rate ng ganun. Ano pa kaya yung mga pelikulang sobrang pangit talaga? Negative 0 na. Negative 0 eh, no? Negative 5, negative 10. Come on, son. Hindi naman siya ganun kapangit. Ako, I'll give this movie probably 6.5 out of 10, 7 out of 10, ganun. Kasi na-entertain ako, no? Nagawa naman niya yung dapat yung gawin. Pagtingin ko dun sa oras after ng movie, lumipas na pala yung ganung amount ng time. Talibang naman ako, ganun. Ayan, may mga nakakainis na karakter, like yung anak ni Batista, di ba? May mga memes na yan na nagkakalat. Pero ganun talaga eh. Wala namang perfect eh.
Actually, kahit nga hindi ka film critic, marami ka talaga masasabing masama sa pelikula na to. Pero what the fuck, diba? Still, you are entertained. Yun lang naman yun. So again, si Zack Snyder, siguro pagbubutihan niya mabuti, next time, nakakaya naman sa inyo eh, diba? Para namang nagbayad kayo ng malaki para panoorin yung movie. Netflix lang yun, guys eh. Well, alam ko naman, di libre ang Netflix, pero yung value na nakukuha mo out of it, napakalaki. Alright, so sana, huwag naman tayo masyadong ano, harsh, nakakasakit ng damdamin yan. Pag yan si Batista, pumunta ang bahay niya, tapos i-Batista bomb ka niyan, baka pukin. Baka lumabas yung bituka mo sa sobra. Anyway, alam ko si Dave Bautista naman, ay napakabait niya. Feel am yan, kung di nyo nalalaman, no? Professional wrestler, malaki katawan, pero malambot ang puso. Lalo na, Pinoy yan eh, half Pinoy yan, diba? So, supportahan na lang natin. Huwag naman tayo masyadong harsh. Kung meron tayong mga criticisms, ilagay natin yan in a constructive way, diba? Grabe iba kasi, masyadong harsh magsalita. Hindi nga ako, wala nga ako kinalaman sa movie niya, pero ako yung nasasaktan para kay Dave Bautista. So, ayun lang guys, no? Kung di nyo napapanood pa, Army of the Dead, still playing sa Netflix. Give it a try, no? Tapos tingnan nyo kung totoo ba na ganong kaswangit para makakuha siya ng ganyang katinding kritisismo. O baka naman pwedeng mapatawad na, di ba? Because again, in the end, ang gusto mo lang naman ay ma-entertain. So that's it for me. Ron Flakes, over and out. Peace!